jowa, yung owa talaga, kailangan i-restruct yun. Yes, ma'am. Totoo yun. And kailangan i-modernize. Mm. Kasi yung owa, naalala ko yan nung panahon ng tatay ko, talagang dapat for workers yan eh. Welfare and development. So, ang problema sa OWA, naging mes gobyerno siya sa gobyerno. Parang hindi siya dapat isip gobyerno. Pero dahil minamanage ng mga nasa gobyerno, takot na rin sila magbago eh. Hindi kapot na yung OWA over the years. Pero dapat, now is the time to restructure. May alinlangan ako kung dapat ba siya national government or GOCC. Kasi feeling ko, sa panahon ng tatay ko, he could have decided either way. Pero he kept it as a trust fund. Dahil nga, ang idea niya dyan, ito yung para sa workers. Ang nangyari, government, inuuna muna yung OWA funds pag may kalamidad, pag mayroong nangyari. And then, the endorsement na lang with DFA, DPM, yung ganon. Dapat maproteksyonan natin yung fund na kung magkakaroon man ng OWA charter, dapat malinaw dun sa charter na yun na yung OWA fund is for the workers. Government will have to spend its own money. Hindi dapat kunin sa $25 ninyo, yes, ma'am, para sa legal assistance. Kasi may batas na nga eh. Ngayon, ang isang dilema ng DFA at dahil na rin sa OWA ay every time they need an OFW needs a lawyer, they have to submit tatlong quotations. And then, i-approve pa yan dito. It will be transmitted to the Home Office. Doon pa lang sa DFA itself, ang titingin dyan, yung OMWA, yung Office of Financial Management, bago yung dumating sa Office of the Secretary. Kumbaga doon pa lang, eh yung hindi pa nakukonvict, baka nakonvict na, hindi pa rin nakakapirma yung mga opisina na titingin doon sa papel na yun. Yun, that also has to change. Na ako, naniniwala ako na mas matipid in the long run, competitive bidding dito for a law firm na mag-handle ng cases. And then mag-decide ano yung mga cases na para sa kanila, ano yung cases na pwede talaga labor lang titingin. So, feeling ko yung OWA is napaka-vulnerable sa yung justification eh, may pondo na laki naman ng OWA. Laki ng pondo ng OWA. Pero sana yung pondo na yan, 1 billion, ibigay sa, and tinatrabaho yan ni Nitoy Roque dati ha, kasi alam ko yan, pinagmimitingan namin yan eh. Dapat yung isang wing sa Veterans Memorial Hospital, doon mag-invest yung OWA para mayroong hospital na sarili yung OFW. Kasi agree ako, ang dami rin namin na ano yun, na-refer, kunyari, kay Karis di Kaligaw, na wala naman magpatusto sa government ng pamilya. Yung gano'n, dapat talaga mayroong sariling hospital yung mga OFWs. And may law firm na kung kunyari, hindi nakakapanalo ng case at alam ng community, o dapat palitan. Yes, ma'am. Diba? Mm-hmm. Dapat may benchmarking din. Mm-hmm. Hindi po kita nalo sa competitive bidding, yun na forever ang mga ito. Diba? Yun yung mga basic reforms na kailangan rin. Ako, awa ako sa OWA kasi ang daming bumabati ko sa kanila. Pero in the same way, frustrated din ako sa OWA kasi sabi, pwede niyong i-assert eh na hindi kayo 100% government. Inataasan lang yung government because it's the most organized and the most accountable of all to manage the fund. But yung discretion has to be also with the members of the fund. Kaya nasa ngayon, dapat yung board ng OWA hatiin 50% OFW leaders.
50% government, and then you have the labor secretary, na siya yung, kumbaga, chair ng board. Pero, unless mangyari yan, that's the best way to defend the fund. Dahil, ano eh, isa, ma'am, pwede niyo pong gawin yan pag kayo nakaupo doon lang? Oo, kasi... Yes! Yan lang, ma'am, yan eh. Kuti, yung mga Pilipinas...